Nakaka-feel ba kayo na parang hindi sapat tong ginagawa ko? Yung parang merong lockdown pressure na sinasabi. Nakaramdam ba kayo nun? Naramdam ko yun nung first month. Kasi syempre nasa bahay kami, kailangan mag-quarantine. So I was always playing games. Parang na-realize ko parang there's nothing much productive sa ginagawa ko. Kaya yun yung ginawa ko sa Facebook. I try to build up my community stream para may productivity din sa ginagawa ko sa bahay. Ako rin naman po, yeah, I did feel pressure po dahil parang feeling ko po wala pong ginagawa masyado sa buhay ko, sa konto ko. Parang all I did was eat, sleep, and nood lang ng mga movies. And I felt very unproductive po talaga. So hindi po ako masaya sa ginagawa ko. So luckily, I changed my habits, started working out, started to learn to do things, started to learn how to cook, and yeah, talk to my family and friends lang rin po. Ayan, ako, eto na. Bakit ba natin nararamdaman ito? Ngayon, nandito ang ating relational life coach at psychologist na si Doc Ali Gui para ipaliwanag yan sa atin. Good morning, Doc Ali. Hello, good morning sa inyong lahat. Good morning. Good morning mga mamchis. Good morning sa ating mga guests, si Joao and Jameson. Good morning sa inyong lahat. Good morning po. Eto na, Doc. Siyempre narinig niyo po yung sagot ni Joao at saka ni Jameson na nakaramdam sila ng pressure nung lockdown. Bakit po ba nararamdaman nito? Ito po ba may edad na pinipili yung pressure na ito? Yung lockdown pressure na yan, nararamdaman talaga nila. Kasi natural dahil before this pandemic, remember ha, this pandemic suddenly happened, it can be very traumatic. Biglang nagbago mga buhay, biglang nagbago pananaw natin, biglang nagbago lahat ng trabaho natin. And even our expectations, our plans, and our thoughts nagbago din. Ang kailangan, kasi dati before this pandemic, ang alam natin productive is assignment, di ba? Meron tayong shoot, meron tayong pupunta ng guesting, meron tayong out of town. Lahat yan ginagawa natin to the point na wala na tayong oras na magpahinga. Kaya nung dumating itong lockdown na ito sa atin at biglang nagpahinga tayo dahil because we cannot do that because of social distancing and to prevent the spread of virus, ang tingin natin yung mga ganyan sudden changes and nagbibigay sa atin pressure. Come to think of it, because our expectation of productivity is very, very different. Because you know, you can also be productive while you know you're being alone, you're at home. Maganda nga sa kanila, nag-practice sila, nagsayaw, nag-TikTok sila, nag-vlogging sila. That's also very productive. Pero ang tanong lang nga dyan, dahil nga sa pandemya, naging iba ang konsepto natin ng productivity. At yan ang nagbibigay sa atin ng pressure. Hindi lang sila, lahat ng tao. Imagine, suddenly wala kang ginagawa, nasa bahay ka lang. When you should be out working, nandiyan ka na, may guesting ka, may trabaho ka, may assignment ka, may memorize ng script, biglang wala. As in wala, pagising ko, wala akong gagawa eh. Wala akong hawak na script. Nakakapanibago talaga yan. So kahit sa mga anak namin, ito, Doc, na mga 3 years old at 6 years old, ganun din, may pressure din sila na ganun? Oo, alam mo, strange of all things, ha? Even the pets can feel that. Maski mga hayop na alaga natin sa bahay, yes, they can feel that. Kaya mga bata lalo na, they're very, very sensitive. Number one, iniisip din nila, bakit din kami pumapasok sa school? Paano na, wala kaming test, wala akong maiuwi kay mama, papa na good grades. Wala akong maiuwi papakita sa kanila. So talaga, even bata in their own ways, in their own, not own ways, yung kanilang level na yan, nakakaramdam din ng ganyan pressure as well. Dahil nga dito sa pandemic na ito. Ah, ganun pala yun. So, ano ang dapat namin gawin, Doc, para maiwasan namin itong pressure? Or kami lang ang may problema? Sarili lang namin ang kalaban namin? What's the matter? You want to quit this kind of it? Hindi. Dapat tanggapin natin na hindi tayo we are not alone in this. Ang ating nararamdaman, eh hindi tayo lang. Maraming tao, even our drivers, even our helpers, lahat din yan. They feel that. Diba? Lockdown pressure, hindi na sila masyadong productive. Diba? Nag-feel na lahat. It's not only us. We always, number one, the first step is to tell ourselves, hey, look, hindi lang ako nakakaramdam nito. Because this pandemic is happening all over the world. So what should I do? I should take care of my mental health. Kasi kung hindi ko inalagaan sarili ko, wala din mangyayari. If I continue allowing yung ganung pag-iisip sa isipan ko, it's not going to help me. Remember, hindi lang kayo, even mga matatanda, everybody's experiencing this. So do not allow negative thoughts to go into your mind. Whenever you say, you tell yourself, wala akong ginagawa, or if wala akong kwenta, or hindi ako productive, tell yourself, no.
I am productive in my own small, quiet way. Because doing nothing gives you the time to think of what to how to reinvent yourself. It even, gives you time to think on how you can improve yourself. Oo, malaking bagay lang. Dok, kasi hindi naman po lahat ay komportable mag-TikTok or mag-vlog kasi hindi naman lahat komportable talaga na nasa social media sila. So ano kaya yung iba pang pwedeng diversion? Ay, marami. Kung hindi, you don't have to go to TikTok or social media. Hindi. What that other people do, like mga matatanda, okay, they sometimes come up with, you know, cooking. Ano magandang luto. O sometimes may na-discover sila, ito pala, kaya ko pala gawain ito, no? Plantita. I am the name. Yes. Plantita. Plantitos. Pwede rin. Sa amin, dati to. Sa amin, to, para may divert yung attention namin, nagkukutuwing. Kutuwing. Yeah, China. Kutuan, di ba? Kutuan yung kapitbahay. Yes, may magawa ka. In fact nga, may sasabihin ako, itong pandemic na ito, I'm so happy looking at the social media. Ang dami sa ating mga artists, ang gaganda ng kanilang imagination sa Halloween costume sila. Why? Because they have all the time to think about it. They have all the time to create and to work on their own creativity. At pag binasa mo, matutuwa ka. Makeup sila lang, damit sila lang. Yes. See, dahil naka-lockdown, naging very creative tayo. Hindi lang plantito, plantita, hindi lang sasayaw. So what kung sayaw? But you have new moves, di ba? May mga bago kang moves na ma-adapt na ibang tao. Kung matuto kang kumanta, okay lang. Kung sinto dato, may improve mo. Di ba? Marami. In fact, na dumabas ang creativity ng mga tao because of this lockdown. So don't tell yourself you're pressured. Just be mindful of what you are doing para mas ma-i-improve mo sarili. Correct. Wow! Ang ganda nun, Doc. That's so on. Knowledgeable. True. Kayo, may tanong ba kayo kay Doc? Sa mga baka may pinagdaan na kayo na gusto nyong tanongin ng ating relational life coach. Ikaw ba, Joel? Meron ka ba? Yeah, usually, nag-agree naman sa sinabi niya. And totoo. As in, sobrang nag-agree sa nangyari. As in, during pandemic and everything. Kasi minsan kalaban natin ang sarili din natin eh. Opo. True. So ito talaga niluwanagan tayo na wag natin, kakampi natin ang sarili natin. Yes. Pero, excuse ah, hindi natin kalaban sarili natin. Sometimes lang, we are not aware na we are capable of feeling this way. Kailangan lang natin tanggapin, ito pala, ganyan pala ako mag-isip. So paano ko i-improve sarili ko? Hindi ka na maging hindi ka na mag-away yung sarili ko at kalaban. Kasi minsan may ganun yung tingin, di ba, minsan natin sa sarili natin. But thank you so much, Doc. Thank you, Doc. We've learned a lot. Sabi ni Ma'am Shimels, it don't hurt yourself too much. Yes. From overthinking, worrying, di ba? Love yourself. Correct. Doc, maraming salamat po sa pagsama sa amin ngayong araw. Thank you, Doc Ali. Thank you. Thank you, stay safe, everyone. Yes, po. Thank you, po. Bye-bye.